Hi mga kong foodie, so welcome again to another Facebook demo. So I'm Chef Randy from San Miguel Foods Culinary Center. And today, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang quick and easy chicken teriyaki pot pie. Okay, so simulan na natin. So first, ano ba nung gagawin natin? So haluin mo muna natin or gagawin muna natin ng ating crust. So paano ba gumawa nun? So first, I'll just combine nung ating wet ingredients. So meron ako ditong dalawang piraso ng magnolia brown eggs and nung ating cold water. Okay? So hahaluin ko lang din siya until ma-breakdown ko lang nung egg. Okay? So ito nung magsaserve as ating binder dito sa ating crust. Okay? Then set aside. Tabi ko lang din. Then after this, we're going to mix our crust or nung ating dough. So meron akong isang big bowl, ilalagay ko nung ating magnolia all-purpose flour. Next is nung ating salt. So just stir this up until ma-disperse lang nung ating asin. Okay? Next, I'm going to add our magnolia gold butter. So this one, kinat ko lang siya into smaller pieces para mas madali natin siyang mahalo or ma-fold in dito sa ating flour. Okay? So gagamit lang ako ng fork. Pwede rin kayong gumamit ng dalawang knife just to cut our butter sa ating flour. Okay? So make sure wag naman sobrang tigas ng ating butter. Okay? Make sure na mape-press down ninyo katulad nito, pero at the same time mame-maintain niya nung coldness. Okay? So ito nung sikreto pagdating sa paggawa ng mga flaky na mga dough. Ang target natin for this is magkaroon tayo ng mga coarse-like particles ng ating butter. So kapag na-achieve nyo na nung ganitong consistency ng ating dough, then it's now time to add our liquid ingredient. So slowly lang ang pag-add natin, dahan-dahan, until we just achieve nung tamang tigas ng ating dough. So yeah, nakikita ko na siya, nagpo-form na siya into a smooth dough. Okay? So ito medyo kailangan ko siyang i-rest inside the chiller. So i-cover ko lang to ng ating cling wrap. Then I will put this inside the chiller just to cool down as well as ma-relax ng ating pie crust. Habang nag-rest ng ating dough inside the chiller, then this is the time na gagawa na tayo ng ating filling, ng ating teriyaki filling. Okay? So paano ba natin sisimulan yan? So first, I'll just heat up my pan. Okay? After that, I will put our oil. So ito nung panggisa natin. Okay. So after ma-heat ko ng oil, I will add ng ating onions. So we're just going to cook this until mag-soften up a little bit ng ating onions. Okay? So ito yung tinatawag natin na sweating. Pinapalabas natin ng distinct sweetness coming from the onion. Okay? So papalambutin lang din natin. So, break down nyo lang siya into smaller pieces. Ayan. So, nag-soften up a little bit na. Then, I'm going to add our magnolia ready-to-cook chicken teriyaki. So, itong chicken teriyaki natin, strips of breast fillet ito. Kinat ko lang siya into small cubes. Bakit? Kasi nga, gagamitin ko siya as ating filling dito sa ating pot pie. Okay? So, ilalagay ko lang siya para maluto. Okay? So we're going to cook this slightly until magbago lang yung kulay niya. So ayaw natin ma-overcook ang ating chicken breast. Kasi once na-overcook na yan, matigas na. So mahirap na siyang kainin as well as may tendency mag-dry up. What I like about this Magnolia Ready-to-Cook Chicken Teriyaki. So kapag binili niyo to sa ating mga Magnolia Chicken Station, ready to cook na siya, dun pa lang sa pangalan niya. So, it's full of flavor, andyan yung flavor ng ginger, nung certain nuttiness ng ating sesame seed, okay? Nung soy sauce, may sweetness din na hinalo dito sa ating mixture. Kapag nakita niyo yung nag-change ng color, that's the time we're going to add nung ating chicken stock. Okay. Stir this one. And we're going to add also our teriyaki sauce. Then we're going to simmer this for a couple of minutes, okay? Until mag-reduce lang nung ating sauce.
So after reducing our mixture, so ayan, nakita nyo, medyo lumalapot nung ating sauce. So pwede na nating i-add nung ating vegetables. Pwede na tayong mag-add ng ating broccoli. Okay. Then we're going to also add our carrots. So diba ganun lang kadali? And nung ating mushrooms. So haluin nyo lang to. And again, we're going to cook this for a couple of minutes until nung ating vegetables is for tender. Nakita ko nang tender na ang ating carrots as well as yan, cook na rin ng ating broccoli. So mag-a-add na ako ng ating cornstarch mixture para lumapot ang ating pot pie filling. Okay? So add ko lang. So nung cornstarch, dinissolve ko yan sa water. Then after this, pinatay ko lang nung heat ng ating pan. Then i-add ko naman nung ating sesame oil. So ito nung magbibigay ng certain distinct aroma sa ating teriyaki pot pie. So after this, I'm going to transfer it sa ating ramekins na container. So pwede kayong gumamit ng 3 inches by 2 inches ng height niya na ating ramekin, or you can also serve this sa ating mga oven safe na mga baking dish. Okay? Like this one. So ibubuhos ko lang siya, lalagyan ko lang siya ng ating palaman. Then after this, we're going to set this aside para naman gawin na natin ng ating crust. So I'll just divide this dough into 6 pieces since 6 nung gagamitin nating ramekin. Pero ang gagawin naman natin is nung ating larger na pot pie. Okay? So pwede nyo i-divide yun to half para dun sa ating malaking baking dish. So set aside ko muna nung ibang dough pieces. Okay? Kung ang kitchen ninyo medyo mainit, so may tendency dumikit nung ating dough sa ating mga countertop. So paano natin maiwasan yun? Pwede tayong mag-dust ng konting flour, okay? Para hindi dumikit nung ating dough, okay? Then, using your rolling pin, kung wala naman kayong rolling pin, pwede kayong mag-improvise. Pwede kayong gumamit ng mga bote ng mga wine, okay? So you just gently stretch out your dough. Make sure nung ating crust is slightly larger doon sa ating ramekin. So ayan, mas malaki na siya. So pwede ko siyang i-trim nung gilid using our cutters, or pwede rin naman gumamit kayo ng knife. Okay? So rough na trims lang naman nung gagawin ninyo. Tanggalin nyo nung excess. Okay? Pwede na natin ipatong sa ibabaw ng ating ramekins ng ating dough. So lightly press para makuha nyo nung outer edge ng ating ramekin. Okay? So again, pwede nyo rin to i-trim as well para pantay. Okay? So mag-leave lang kayo ng hanging dito sa ating gilid ng ramekin. Hanging dough. Okay? Para hindi rin siya pumasok sa loob ng ating ramekin once we bake it inside the oven. Okay? So lightly pressed. Then pwede nyo itong gawan ng certain design dito sa ating ramekin. So using your 2 hands, so gayahin nyo lang kung paano ko siya gagawin, pwede nyo lagyan ng creases ng ating ramekin. Okay? So gagamitin ko ng thumb ko, then ipipress ko lang siya one by one. Okay? Until mabuo nyo ng outer rim ng ating ramekin. Okay? So another technique, so same process lang din. Lalagay natin nung ating na-cut na dough dito sa top ng ating ramekins. Then using your fork nung likod niya, ipapress lang natin and maglalagay tayo ng indentation sa ating ramekin. Okay? So after this, so ito, na-prepare ko na nung ating mga different ramekins as well as nung ating malaking pot pie. Okay? So next step is iwa-wash ko lang siya ng ating egg wash. So ang egg wash natin is just a mixture of our magnolia brown eggs and nung ating magnolia full cream milk. Okay? Spread. So small portion lang, wag sobrang dami. Kasi yan, pag sobrang dami na, magla-laminate na siya as well as para kayong nagluto ng scrambled egg sa ibabaw. Okay? Gusto lang natin magkaroon siya ng light na layer dito sa ating crust. So gumamit tayo ng mga soft bristle na brush
para hindi natin masira nung ating crust or nung ating dough. Okay? Since nung palaman natin high in moisture, it will create steam. So para balanse nung ating pag-rise ng mga crust, hindi siya magkaroon ng mga biglaang pagputok dito sa surface ng ating crust, lalagyan natin ang duck using our fork. Okay? So konting butas lang. Then we're going to add a little bit of our mixture ng ating black and white sesame seeds dito sa ibabaw. Okay? So konti lang. Then, we're going to bake this inside a preheated oven. So, bago ko pa ito gawin kanina, nag-preheat na ako ng oven at 350 degrees Fahrenheit. So, ibibake natin siya for around 25 minutes or until nung crust is golden brown and medyo may lutong na. Ito na, finished product natin. So, ayan, ito na nung big pot pie natin and nung individual serving ng ating pot pie. Okay? So, pakita ko sa inyo anong itsura nito sa loob. So, ayan, parinig ko sa inyo kung gano'ng kalutong tong crust natin. Okay? Ayan, naririnig nyo ba guys, mga ka-home foodies? Ayan, ito nung perfect crust na gusto natin. Golden brown ng kulay and even nung pagkakabake natin inside the oven. So, ito, pakita ko na sa inyo nung inside. So, magka-cut lang ako ng small portion ng ating pot pie para makita nyo kung ano bang meron sa loob ng ating pot pie. Okay? So, ito na guys, nung inside ng ating pot pie. Ayan, nakita nyo pa mausok. Super init pa na ating pot pie. Ayan, kita nyo, balance ng pagkakabake ng ating crust as well as, ayan, kita nyo yung kulay ng ating teriyaki pot pie. If you want to make this, ayan, sa inyong mga bahay, you can visit our website, which is www.homefoodie.com. Okay? May kita nyo dyan yung list ng aming recipe na ginamit for today, as well as mga iba pang dishes. You can also visit our website kung saan yung pwedeng mabili ng mga different San Miguel products. Ano nung website na yun? It's thehub.sanmiguel.com.ph. So, pwede kayo mamili ng mga bibilhin yung San Miguel food products and it will be delivered right at your doorsteps. Okay? So again, I'm Chef Randy from San Miguel Foods Culinary Center and ito nung ginawa nating teriyaki pot pie. Okay? So, I hope you enjoy this session and I hope to see you soon. And bye!